Magandang araw mga boss. Ito po ay ibabahagi ko po ng kaunti ang aking diskarte. Baka sakaling makatulong po sa inyo. At ito po yung style ng aking cage na sa paglalagay ng mga inahin. Sa halip po na pag nagdadala tayo ng burr, kadalasan po ay inilalabas natin dito ang inahin para kastahan ng ingbor. Pero medyo mahirap po at nagwawala at talaga pong hindi applicable pag sa labas. Nakaisip po ako ng pamamaraan na sa halip po ay may ito po ay sarado. Ang ginawa ko po ay pwede siyang buksan. Yan. Yan, bukas po yan para pagsampa ng burr dito po ay hindi masisikipan. Ngayon, kung sakaling matapos po ang burr, para hindi naman umakyat ang inahin, sinasara po yan. Yan. At ito po naman dati po ay hindi nakaangat. Yan, kamukha nito. Dito po tayo sa kabila, sa actual tayo na may baboy. Yan, ganito po. Ito po yung baboy. Ang aking baboy na si Pinky. Dati po, itong bakal na ito, ay diretso lang yan dito. Kadiretso dito yan. Yan, diretso. Ngayon, pag umaakit yung burr, sumasabit siya dito sa bakal. Yung kadiretso. Ano ba may ipakita? Wait lang. Dati po ay itong bakal na to ay hindi nakangat. Nakaganyan po dati ang bakal. Yan, nakaganyan. Kung inyo pong napapansin at nakikita, sumasabit po dito yung likod ng burr. Kaya ang naipag-isipan ko pong i-improve, inangat ko siya. Pinaganong ko siya. Hindi naman po pwedeng tanggal to or tanggal ito. Kasi bubuka ito pagka sumanda lang inahin. Kaya po, sa pamamagitan niyan ay maluwag na nakapasok yung burr. At ito po nga yung sinasabi ko na bubuksan. At kaya naman po kailangan sarado para hindi maingganya or umakyat yung inahin. Nang hindi siya tuluyang mahirapan sa pagbubuntis or kadalasan ay naagasan or nasisira ang mga kanyang biik sa ilalim ng tiyan. Ayan, pare-parehas ko pong ginawa na ganyan yan. At yan po yung pwede kong maibahagi sa inyo na improvement ng aking pag-aaral at na-obserbahan sa pang-araw-araw na ginagawa. Yan po yun. Sana po ay nakatulong sa inyo sa mga maliit kong kalaman at diskarte sa buhay. Si Supremo po ay patuloy na nagsasaliksik upang makapagbigay din ng kaunting tulong at sa pamamagitan ng pag-aalaga ng baboy. Si Supremo po ay magpapakain pero hindi muna maglilinis kasi masyado pang malamig. Kaya po, ito pong pagpapakain ito ay hindi sabihin siyang karamihan ay linis muna, paligo muna bago pakain. Mali po yun para sa aking pag-aaral, sa aking nakita. Dahil kadalasan po ay sila ay nagtatay, nagkakasakit, inuubo dahil sa maagang paliligo. Ganun din po yan sa ating katawan na hindi dapat tayo maligo. Pinaliligoan natin, mabuti tayo nakakaramdam, sila ay hindi. Kaya po, kailangan yung aralin at pag-aralan. Maraming salamat po. Kapag tayo po ay bumasok boss sa negosyong baboyan, talagang ilaan natin ang ating medyo mahaba-habang pasensya. At una po dito yung talagang puhunan at hindi po basta-basta ang puhunan. At kapag po tayo kumpleto sa puhunan, ang baboyan po ay pinaglalaanan niya ng sipag, tiyaga, at marami pong kailangan ating ikonsidera. Muli po mga boss, maraming salamat po sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat.